Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-apala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, ang Santissima Trinidad. Pinaniniwalaan nating may isang Diyos, ngunit may tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang BEC Sunday. Ang bawat munting sambayan ng Kristiyano ay salamin ng pagkakaisa at pagmamahalan ng banal na Santatlo. Ipagdasal natin ang bawat isa na matulad tayo sa kanila, puno ng pagkakaisa at pag-ibig. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang bugtong na anak ng Ama na isinugo para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang aming manunubos na nag-alay ng iyong buhay sa krus para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, isinugo mo ang banal na Espiritu upang maging aming kaantabay hanggang sa iyong pagbabalik. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Bye.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsusugo ng salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwaga ang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at sambahing lubusan ng iyong pagka-Diyos na mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapias si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Ako ang Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang amang mahal, anak espiritung banal, noon ngayon kailan pa man. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi sumampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng simbahan, araw ng Diyos, kaya nga't naririto tayong lahat. Kaya nga't bilang isang pamilya, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ang araw na ito ay napakahalaga po sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Na naniniwala tayo bilang mga Katoliko-Kristiyano na may iisang Diyos, ngunit may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kung meron daw po tayong dapat unang paniwalaan, ang pinakamahalagang dapat paniwalaan natin ay ang banal na santatlo. Kaya nga't di nyo napansin kapag may nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, kapag meron tayong mahalagang nais gawin, kapag tayo'y natatakot, ito'y sinisimulan natin sa tanda ng krus. At kapag tayo'y nagaantanda ng krus, ang tinatawag natin ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ito ang pinaka-importanting dapat paniwalaan. Ngunit aaminin ko din, ito ang pinakamahirap maunawaan. Siguro sasabihin niyo, Father, bakit naman yung pinakamahalaga, yun pa ang pinakamahirap? Sana yung pinakamahalaga, yun ang pinakasimple. Kasi nga, sa lohika ng mundo, papaano naging tatlo ang isa? Pag tatlong isa, dapat yun ay tatlo. Pero sinasabi natin, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay tatlo. Tatlong persona, pero isang Diyos. Paano naging tatlong isa at isa ang tatlo? Siguro nga po, sa isip ng mundo, kalokohan yon. Pero bakit yun ang ating dapat paniwalaan? Napakakomplikado. Baka sabihin pa ng iba sa inyo, yung status ko nga, Father, complicated na. Pati ba naman yung pananampalataya, complicated pa din. Pero bakit natin kailangan paniwalaan ito? Simple lang po ang sagot. Dahil yun po ang itinuro at ipinahayag at ipinakilala sa atin ni Jesus Nazareno. Siya po ang sisihin nyo. Kasi siya ang nagturo at nagsabi ng Ama, Anak, at Espiritu Santo.
sa lumang tipan, pinaniniwalaan na mayroong iisang Diyos. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, nang nagpakilala ang Diyos kay Moises, akong Panginoon ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Isang Diyos. Ngunit sa bagong tipan, mas lalong ipinakilala ito ni Jesus sa Sareno. Natandaan ninyo, nung bininyagan si Jesus sa Sareno, sino nagbinyag sa kanya? Si San Juan Bautista, ang ating patron. Magpipiesta na siya dito sa Quiapo sa June 24. Natandaan nyo nung bininyagan si Jesus sa Sareno? Habang binibinyagan daw siya, bumuka ang langit. May bumabang animong kalapati at sabi sa Biblia, ito ang Espiritu Santo. Nandun si Jesus sa Sareno, ang anak, nandun ang kalapati, no? Nakita nyo yung kalapati po dito, ang Espiritu Santo, at mayroon daw tinig mula sa langit. Anong sabi nung tinig mula sa langit? Ito ang kinalulugdan kong anak, pakinggan ninyo siya. Sino raw yung nagsalita? Anak daw niya si Jesus sa Sareno? So sino siya? Yung Ama. Kaya sa tagpong iyon, nakita natin, nandun ang Ama, nandun ang Anak, at nandun ang Espiritu Santo. At tatandaan ninyo, nung papanik na si Jesus sa Sareno sa langit, pabalik sa Ama, anong sinabi niya sa mga alagad niya? Humayo kayo, ipalaganap ang mabuting balita, binyagan niyo ang mga bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, hindi po ito imbento ng simbahan. Hindi ito imbento ni Father o ng Santo Papa o ng mga teologo. Mismong si Jesus Nazareno ang nagpahayag nito. Kaya pinaniniwalaan natin ito. Kasi, ba't ba tayo mag-iimbento pa ng komplikado? Ang hirap na nga ng buhay eh. Hindi natin matutuklasan yon sa ganang atin lamang. Kaya lang natin nasasambit ang banal na santatlo dahil kay Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, hindi tayo doon lang dapat pagkukulan ng pansin kung papaano naging tatlong isa. Huwag na natin uproblemahin yon. Marami na tayong problema sa buhay. At siguro nga sabihin nyo, sige Father, sige na, para tumigil ka na, naniniwala na ako, yung tatlo isa, yung isa tatlo, ano ngayon? Ang mahalagang tanong, bakit ipinakilala ni Jesus sa Sareno ang isang tatlo? Sa Ebanghelyo natin ngayon, may tatlong salita rin na kung gustong pagnilaya natin na umuukol sa banal na santatlo. Pag-ibig, pagbibigay, at buhay. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ipinapakilala sa atin ng Diyos para sa pagkilala natin sa Diyos, makilala din natin ang sarili natin. Kaya nga sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang magandang balita na paulit-ulit na sinasabi sa atin, mahal tayo ng Diyos. Siguro nga po may nagsisimba ngayon dito na may sakit, may problema, nawawalan ng pag-asa, hindi mo malaman-laman kung saan ka kukuha ng kasagutan sa mga problema mo ngayon. Kaya nagdududa ka na, kaya siguro pumunta ka na rito sa Quiapo. Ito na yung huling hibla. Gustong sabihin sa iyo ni Jesus sa Sareno, sa maniwala ka o hindi, mahal ka ng Diyos.
hindi lang siguro natin maunawaan agad-agad lahat. Siguro nga, hindi mo nakukuha lahat ng gusto mo, lahat ng dinadasal mo. Pero tiyak yun, mahal tayo ng Diyos. Siguro nga, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, kasi ang dami mo nang nagawang kasalanan, nahihiya ka na sa ibang tao, maging siguro sa Diyos, nahihiya ka. Pero ngayon, gustong sabihin sa'yo ni Jesus sa Sareno, kahit sino ka, mahal kita. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kaya huwag kang susuko. Kaya huwag kang bibitaw sa akin. Kapit lang. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At dahil pag-ibig ang Diyos, pag may pag-ibig, may pagbibigay. Napansin niyo po, inuna ang pag-ibig bago ang magbigay. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, pwede naman tayo magbigay ng walang pag-ibig. Di ba? Pwede kang magbigay. May mga taong bakit ka nagbibigay? Wala lang, pasiklab. Kaya pag nagbibigay ka, picture-picture tayo ha. O itarpulin natin to ha. Ipalaganap natin to. Ipamalita natin to. Namimigay tayo ha. Pwede ka namang mamigay ng hindi nagmamahal. Pwede ka rin magbigay para mangutangan ng loob yung mga tao. Bigyan kita ha. Huwag mong kalilimutan. Binigyan kita ha. Kaya pag may kailangan ako, huwag kang tatanggi. Nagbigay ako ha. Kaya habang buhay kayong may utang na loob sa akin. Pero ang Diyos, nagbigay siya dahil nagmahal siya. At yun ang panawagan sa atin. Pwede kang magbigay, masama ang loob. No? Pwede tayong mag-serve, pwede ako magmisa ng walang pagmamahal, napipilitan lang. Pero ang sabi ng Diyos, unahin mo ang pagmamahal. Kasi pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero kapag nagmahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Di po ba? Hindi mo pwede sabihin, uy, alam mo, mahal na mahal kita. Eh, nagugutom siya. Pero hindi kita mabibigyan ng pagkain. Pero mahal kita, mahal kita. Hindi pwede yun, di ba? Dahil pag nagmamahal ka, tunay kang magbibigay. Kaya nga, tuwing nakikita natin si Jesus sa Sareno, nakita natin. Kaya nga, mahal na mahal natin siya kasi pinapakita niya, ibinigay niya ang sarili niya sa atin. Pasan-pasan niya ang krus. Dala-dala niya lahat ng paghihirap para tayo'y bigyan niya ng kaligtasan. Iyon po ang ating Diyos. Nagmamahal, nagbibigay. At panghuli, anong uri daw ng pagbibigay? Anong uri daw ng pagmamahal? Nagbibigay buhay. Yun daw ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Yung pagbibigay ni Jesus sa Sareno, ano ang naging bunga? Buhay na walang hanggan. Kaya, gusto mong malaman kung nagmamahal kang tunay? Ang tanong, nagbibigay buhay ba yan? Kaya minsan nakakalungkot, di ba? Pag may nahuli, kaya ako lang naman ho nagawa to, nagtitinda ako ng droga, ng mga illegal na droga, kasi mahal ko yung mga apo ko eh. Wala silang pang-aral, wala silang pagkain. Pero pag yung pagmamahal na yan, sumisira ng buhay ng maraming tao, hindi totoong pagmamahal yan. Dahil ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay. O sasabihin niya ba, eh, Father, hindi ko mahiwala yan. Mahal na mahal ko siya. Eh, pero kung minamahal mo, may asawa, may pamilya, kahit na parang in love ka, hindi yan tunay na pagmamahal. Dahil sumisira ka ng pamilya. Sinisira mo yung mga batang mauulila dahil naghihiwalay ang kanilang magulang.
ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay. Eh, mahal ko yung pamilya ko, kaya kailangan kong kumita. Ayun, nanakawan mo ang bayan, mangungurakot ka. Hindi pagmamahal yan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay. Eh, Father, mahal ko sarili ko eh. May pangarap pa ako. Kaya ipalalaglag ko tong batang ito. Itatapong ko na lang tong batang to sa basurahan. Ang tunay na pagmamahal, hindi pumapatay. Ang tunay na pagmamahal, hindi sumisira ng ugnayan. Ang tunay na pagmamahal, nagtataguyod ng buhay. Iyon ang ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno. Iyon ang ipinakita sa atin ng banal na santatlo. Nagmamahal, nagbibigay, nagtataguyod ng buhay. Ito po ang ating Diyos. Kaya nga, tanungin natin ngayon ang sarili natin, iyan ba talaga ang Diyos natin? Dahil kung ang banal na santatlo ang totoong Diyos natin, ang dinidiyos natin, ganun din po tayo. Di ba may kasabihan po tayo? Kung sino ang kaibigan mo, yun ka. Pag yung mga kaibigan mo mahiling magsasayaw, at yak yun, ikaw rin mahiling magsayaw. Pag yung kaibigan mo mahiling magagala, ang mga lakwatsero at lakwatsera yan. Pare-pareho yan ang hilig. Pag yung mga kaibigan mo, pag nakita mo sila, lahat malulusog, sasabihin mo, ah, lahat sila mahilig kumain. Kasi magkakapareho. Ngayon ang tanong, pareho ba tayo ng Diyos natin? Kung hindi ka mapagmahal, kung hindi ka nagbibigay, kung hindi ka nagtataguyod ng buhay, kahit na ilang beses ka mag-antanda ng krus, kahit na ilang beses mong sumasampalataya ako sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, hindi siya ang Diyos mo talaga. Dahil kung siya ang ating Diyos, katulad tayo niya. Kung palaaway ka, kung ikaw ang nagiging dahilan, nag-aaway-away ang samahan ninyo, nagtatalo-talo, nagsusuntukan na, nagbabantaan na ng buhay, kung hindi ka namimigay, maramot ka. Kung hindi ka apektado sa mga patayan at pagkasira ng pamilya, kailangan nating magbalik loob sa Kanya at sabihin nating, kayo po talaga ang aking Diyos at nais ko pong matulad sa inyo. Kaya nga't sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal po natin ang bawat isa na sana tuwing tayo'y nag-aantanda ng krus, sana tuwing tayo'y tumatawag sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, katulad nila, mapuspos tayo ng pag-ibig. Matuto tayong magbigay at magtaguyod tayo ng buhay. Magpasalamat tayo ngayon at magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinakilala niyo sa amin ang Ama at ang Espiritu Santo. Salamat po at ipinahayag ninyo na may tatlong persona sa isang Diyos. Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagbigay, Diyos na nagagawad ng buhay. Narito po kami ngayon, naniniwala sa inyo, nagmamahal sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming mga panalangin. Sa mga pagkakataong hirap kaming magmahal at magpatawad, sa mga pagkakataong hirap kaming magbigay, tulungan niyo po kami. Salamat po, bagamat kami mahina, bagamat kami makasalanan, mahal na mahal niyo po kami. Ang inyong awa at pagmamahal, ang aming lakas at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno,
ang lahat nawa ng aming sinasabi at ginagawa ay mangyari sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Ang ating tugon, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan, upang mapamunuan ang iyong sambayanan na may katapatan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalaminawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kalwalhatian kasama ng iyong Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagkasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Thank you.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inianda. Ngayong aming sinasamba't sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa na iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay dinaiba sapagkat Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinaiiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal, bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo nagsisimba, kasama natin ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Buksan natin ang ating mga puso upang ang kanyang pag-ibig at buhay manahan sa atin. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesu Kristo ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos ang may uniging siyang tagapagpala.
Announcement. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at pagsusuot ng tamang face mask. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa linggo ng Basic Ecclesial Community. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayan namin ang alam ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa tulong nyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmahal at magmalasakit at magbigay sa ating kapwa. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay tumutulong sa ating matulad sa Diyos. Kaya't pagdasal natin ang bawat isa, mahal tayo ng Diyos. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Hayaan natin ang kanyang pag-ibig, pagbibigay at buhay ang magtagumpay sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin.
Diyos mo.